Bale, ito po pala yung mga dayami. Yan. Dati po ay nakatumpok po yan na parang ganun. And then yung ginawa ko po ay in-spread ko po siya para mas madali siyang matuyo. And maging yellow na siya. Ayan. Bale, 3 days na po yan at atin na siyang kokolektahin. Guys, break muna tayo ng 10 minutes kasi sobrang init na sa bukid and 12 PM na po ng tanghali. So marami na po tayong nakolektang dayami pero konti pa lang po yan sa taong may pangarap. Ayan. Pero may kukunin pa po tayo dun sa bukid dahil hindi pa po tapos yung paghahakot natin. Magbe-break lang po muna tayo. Buko juice. So ayan po, balik tayo sa topic natin kanina na paano ko ba pinasok itong vlogging. So ako po kasi ay mahilig po ako sa social media and lagi po akong nanonood sa YouTube or palagi po akong nakatambay sa Facebook dati. And then nagsosearch po ako sa YouTube kung anong magandang mga pagkakitaan ganun. And then nalaman ko po na pwede po palang magka pera sa YouTube as long as na ma-hit mo po yung requirements nila na 4,000 watch hours views and then 1,000 subscribers. Pero may problema po ako kasi mahihiyain po ako sa camera tsaka sa personal. Then di naman po ako ganun kagwapo. Wala po akong talent, hindi po ako marunong sumayaw. Hindi rin po ako komedyante. And marunong po akong kumanta pero hindi ganun kagaling. Kaya naisip ko po na bakit naman ako papanoorin ng mga tao. And then one day napasok po ako sa mushroom farming. And then ginawa ko po talaga yung YouTube channel ko para mabilis pong makilala yung farm po namin sana. Para habang malate pa lang po yung farm namin nagkakaroon na po ng exposure. Yun po yung balak ko dati sa aking YouTube channel. Kasi yung production namin ngayon ay malate pa lang, pang hobby lang po yun. Nagre-range lang po sa 300 to 1,000 na fruiting bags yung nagagawa ko. Ginawa ko po yun para mas madali sanang mag
benta ng aming mga harvest na mushroom, mga fruiting bags, mga spoons, ganun po. Kasi sa panahon po ngayon ay mas mabilis ka na pong magbenta ng mga produkto mo sa pamamagitan ng internet or sa social media. Ganun na po yung labanan ngayon. And kaka first anniversary ko lang po nung last month, nung September, 1 year na po akong grower. And sa 1 year na po yun, medyo madugo po yung mga nangyari. Kasi personally po, hindi po ako dumaan sa training or sa seminar. So nagbase lang rin po sa panonood ng YouTube at saka nagtatanong-tanong sa mga tao, sa mga eksperto na grower ng mushroom. And nagpapasalamat po ako sa mga may mabubuting puso ng mga growers dyan na nagturo sa akin sa pagmamushroom. And maraming salamat po sa inyong lahat. And hindi ko na po i-mention yung mga name ninyo kasi pag tinignan nyo po yung messenger ninyo and nandun po yung message at tanong ko at sinagot po ninyo, means kayo po yun. Kaya maraming salamat po sa inyo. And sa mga newbie po na mga mushroom grower, sa mga wala pong pang seminar dyan katulad ko dati, at kapag nagtanong po kayo sa mga nagpapaseminar at saka marurunong na mga growers ay hindi po kayo sinagot, ay okay lang po yan. Huwag po kayong magtatanim ng sama ng loob kasi sila rin po ay gumastos din noon para malaman yung technology iyon. At kung sinagot naman po yung tugon ninyo, magpasalamat po kayo at huwag niyo po siyang kakalimutan. Kasi isa siya sa instrumento para matuto ka at magagamit mo yung kaalaman na yun habang buhay. Kaya kung tinuruan ka ay huwag mo siyang kakalimutan at magpasalamat ka palagi. So balik na po tayo sa topic natin na about vlogging. So as of now ay hindi ko pa po nahihit yung requirements ng YouTube. Pero malapit na po. Naka 3,800 watch hours na ako. And 200 na lang ay makukompleto na po yung requirements. And nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe sa channel na to. Maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong subscribers. Although maliit pa po siya, pero para sa akin ay parang napakadami na po. Kasi kahit 100 subscribers lang madami na po para sa akin. Yun pa kayang laging tumataas po, diba? Napaka-overwhelming po, kaya ginagalingan ko po bawat videos ko para nang sa ganun ay masuklian ko po yung suporta nyo sa akin. And passion ko na po itong mushroom farming. And naniniwala po ako na kapag nilagyan mo ng sipag, tiyaga at puso yung passion mo, ay later on ay hindi mo mamamalayan na mag-generate ka ng income doon. So ako po ay baguhan sa YouTube, baguhan rin po ako sa mushroom farming. And tignan po natin sa future kung magiging successful po ako. And hindi po ako magiging madamot na share sa inyo yung sekreto. And tsaka lagi nyo po akong subaybayan sa mga ginagawa ko. And sana po ay makatulong po sa inyo. And kapag kumita na po ako sa YouTube, magpaparaffle po ako ng siguro libreng spawn po ng mushroom para sa inyo po, para sa pagsuporta nyo po sa akin. And sa tingin ko po kung bakit yung dahilan kung bakit merong nanonood sa channel ko, siguro po dahil konti lang yung vlogger ng kabuti. Yun po siguro. And isa po yun sa opportunity para mag-grow po yung channel ko and magkaroon po ng mga subscribers. And sana lang po ay huwag kayong magsasawa sa akin. And kung gusto nyo rin pong maging YouTuber, subukan nyo rin po. Malay nyo po, mag-grow po yung channel ninyo and kumita po kayo someday ng extra income. So kung
po yung passion mo, yun po yung gawin mo sa YouTube mo. Kung passion mo po na uminom, uminom ng alak, eh why not po? Kung passion mo pong sumayaw, or magaling ka pong komedyante, or magaling ka pong kumanta, magaling ka pong mag-rap, or magaling ka sa town eats, magaling kang magbenta ng isda, or kung ano-ano pa, basta po kapag nakaka-relate po yung tao, ay meron pong magsusubscribe sa channel ninyo, and alam ko pong mag-grow yan. And way ko po talaga ito para makatulong sa mga tao. Kasi sabi nga po nila, you will become successful if you help others become successful too. So para po sa akin, napakasarap po sa feeling yung makatulong ko sa kapwa mo. And disregard mo na po yung pera, kasi kapag natulungan mo yung isang tao, forever na nila yung babaunin at hindi ka nila makakalimutan. And yung pera or income ay siguradong papasok rin yan. And eventually, hindi mo mamalayan na nagkaroon ka na pala ng income sa mga passion mo, ganon. So kung may passion ka, try mong i-vlog and i-post mo sa YouTube. And malay natin, swertehin tayo, magka-extra income pa tayo. So hanggang dun lang muna guys, and tutuloy na natin yung paghahakot ng Dayami. So salamat sa panonood and subscribe! Ayan guys, naka-uwi na ako and kakain na tayo ng tanghalian, and ito yung ulam ko. Ayan, dinengdeng na may mushroom tsaka mushroom tempura. And lahat ng yan ay luto ni Chene. Ayan, kainan na. Bye guys!